Good evening. It's 8:10 in the evening, Friday, March 4, 2022. Birthday ni Brother Rene at saka ni Brother Saul. Saul Halapit. Happy birthday sa inyo. Friday na naman, weekend na naman. Ibig sabihin, happy-happy na naman dahil stress-free weekend. Nauna, Friday is a good day para pag-usapan ng Diyos. Today is a good day mag-Budal fight. Ready na ba kayo bukas sa Budal fight? So, sige, Aldrin, manalangin na tayo. Kaya na mag-open. Sige po. Dear Heavenly Father, Lord God, salamat po at kami po ay nagtipon para po pag-aralan ng inyong salita, Lord God. Thank you, Lord God, for keeping us safe, keeping us healthy, Lord God, sa lahat po ng favors that you have given us for your love, O Lord God. And maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord God. May the lessons be implanted into our hearts and our minds, Lord God, para po ma-apply po namin sa araw-araw namin, Lord God, sa buhay namin, Lord God. And share, may share na rin po namin sa iba, Lord. Lord, we just want to praise you and we worship you and we love you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 All right. Good evening, Tita Amy. Good Mr. evening. Faye, good evening. Tita Amy, good evening. Tita Faith, good evening. Hey, nandito si Faith. Ay, wait lang po. Blooming talaga si sister. Aba, ang ganda ng background nyo ah. Yan po yung wall ko sa Los Baños. Parang ano, parang wailing wall. Oh, parang wailing wall ah. Ganda, wow, ganda. May ano. Pastor, may ano po ako, may meeting ako sa mga pinsan ko. Sige, okay na. Again, sinet up ko lang po si Mama. Oo, no problem. Nako, malaking ano, malaking pasalamat namin sa pag-set up mo. Niloloko namin si Tita. Niloloko namin si Tita Pepot eh. Ayan, malinaw na malinaw si Tita Pepot ngayon. Good evening, Tita Pepot. Good evening. Aba, Pepot, para kayong teenager, 20 years old. Parang ito na ako eh, ang laki-laki ng picture. Bakit blooming ang ano dyan? Oo. Parang lahat kayo blooming. De, yan yung pastor, yan yung bahay ni Faith sa Los Baños, yung background. Ah, ganda naman ng wall. Parang wailing wall. Wailing call. Maburo din naman ito. Yung laptop ko mamaya. All right. Good evening. At question. Sister Amy. Good evening po. Bago tayo magsimula, may katanungan muna ako sa inyo. Tawag nito. Meron ba kayong natatandaan na parang storya na set up o kaya na ano, para napagbintangan? O baka kayo mismo na pagbintangan kayo o kapitbahay niyo, kaklase niyo, kaibigan niyo, kasama sa trabaho kung sino man na pagbintangan at hindi niya naman ginawa yung kasalanan pero napagbintangan siya. Ano ang nangyari? At saka ano ba siya? Napahamak ba siya o nakalusot ba siya? Anybody, meron ba kayo naaalala tungkol sa napagbintangan? Napagbintangan magnakaw. Ayan. Napagbintangan na-chismis. Halimbawa, na-chismis kayo. Na kayo ay may ginagawang mali or something. Pero ba kayo naalala? Ah,
Anybody? Sino gusto magsimula? Parang malamig ang lahat, ha? Siguro, ano, umpisan ko na, Pastor. Sige, Pastor, para mag-init. Actually, siguro mga 9 years old or 10 years old ko ako. Apo. I remember na during that time, na yung kapitbahay namin, na kaibigan ng nanay, meron silang katulong. Tawag sa kanya ay Auring Aswang, sabi sa kanila. Kasi I don't know kung galing siya Capiz or somewhere in the south. Then ang nangyari, to make the story short, nabuntis siya. Mm-hmm. And then wala siyang asawa, katulong siya. At ang sinasabi niyang tatay ay yung panganay naming lalaki. Oh. Oh. So malaking problema 'yon. Well, on my part, medyo galit kami noon, pero mas mabigat siguro sa kapatid ko na panganay na lalaki, sapagkat inakusahan siya na hindi naman totoo. Later on, they prove na it is not really true yung kanyang mga kwento. Kaya lang wala pang ano na yun, hindi pa usi yung ano yung tawag doon, DNA ba yun or something na para yung bata i-confirm na nito sa'yo. So napakatagal na ano yun, na mga siyempre, mga alam mo naman sa baryo, kung tatawagan natin ay napakabilis na yung mga balita ay lumilipad, parang merong merong pakpak. So yun, yun ay napakabigat sa amin yun, na sa pamilya namin na inakusahan yung kapatid namin na wala naman siyang kamalay-malay na gusto ng babae na siya ay ang maging tatay nung kanyang dinadala, na wala naman silang naging relasyon. Nako. So yun po ay napakabigat. Eh, hanggang ngayon, Pastor, yun pa rin ang kiniklaim ba? Actually, wala na yung ano, na biglang nawala yung ano ito, yung kasamaan nila sa bahay, yung katulong nila. At wala nang naging balita. Yun, pag namatay yung chismis, ibig sabihin, hindi naman totoo. Ganun lang yun eh. Yeah. Yeah. Ako. Good evening, Pastor Bong. Ay, good evening, Pastor. Good evening sa inyong lahat. Hey, Bong, magandang gabi po. Ikaw ba, Pastor magandang Bong? Pastor Bong. About the others, napagbintangan na ba kayo? May kilala kayo na napagbintangan? Ito po si Yasmin po. Ano po? Nung nandito si Aldrin, tapos nakalabas na si Anaya nun. Anaya Alison pala. Ano po, pinagchismisan ako nung kabay namin na si Adrian daw is ano lang daw, wala naman daw sa Amerika, na sa Cebu nagda-drive ng pedicab. Ganun, yun ba yung sabi? Tapos, sinakyan ko sa ikaw. Ah, oo, sabi mo natin nga. Nagpedicab. Kumbaga kasi hindi ko na pinatulang kasi natatawa na lang po. Kasi kung papatulang ko, parang masyado ko nang inano yung sarili ko sa kanila. Kaya naya ko na lang sila. Mukha akong pedicab driver. Nakatawa naman yan. Minsan ano yun, para lang yung kumbaga mai ang tawag doon, yung bang mai ano
Yung masiyahan lang yung mga tenga ng mga tao. Ginagawa ng kwento yung ibang tao. Tsaka marami, may nagsasabi, may asawa daw si Alvin sa Amerika, na imposible daw akong balikan. Mga ganun pong kwento. Mm-hmm. Kung naman, Aldrin, nasan ba yung tinatago mong pedicab? Marami nga. Di man lang tricycle, pedicab. Di man lang nga po tricycle, eh. Pedicab po talaga. Di padjak. Ano yung upgrade naman, tricycle? At saka ano, Pastor, may isa pa pala, yung sa KFC ako nagtatrabaho, bago lang ako. Mm. Di ba ang mga chicken ng KFC is cut na po siya? Mm. Tapos, galit ka sa akin yung naging kaibigan ko siya, nagtampo sa akin, nagkagalit kami. Mm. Parang may nalaman siya dahil taga-KFC din siya. Kasi nga, bago lang ako, hindi ko alam yung gano'n na pass out. Yung hindi mo ipapunch yes. Na ibibigay mo sa kakrew mo. Hindi ko po alam na chine-check pala yun nung parang mga guard doon. Yung mga resibo. Sabi sa akin, sige na, ano, mag-Cora, magpa-pass out ka naman, french fries lang. Di syempre, akala ko naman po, okay lang yun. Binigay ko, hindi ko pinunch. Tapos, so nalaman. So, na-ano ko nun, natanggal ako nun. Tapos yung kapibay namin, kinuwento niya sa mga kapibay, nagnakaw daw ako ng isang buong manok. Kaya sabi ko, ha? Sabi ko, kaya pa nagkaroon ng isang buong manok sa KFC? Kaya, wala namang buong manok sa KFC. Nakatilad na yun pagka dumating. Ayun po. Yan. Pero kasalanan ko rin po talaga din yung ano, pass out. Kasi hindi ko alam na bawal pala yun. Saan kang KFC nag ano, trabaho? Sa ano po ako, Grand Central na assignment. Grand Central. So kilala mo si Henny Penny? Hindi. Ako po. Yung latuan. So, sino pa? Meron pa kayo naalalang story ha? Ako, madami akong ganyan. Sa sobrang dami. Hindi ko na nga maikwento eh. Yung halimbawa, yung isang part ng management team sa fast food din. Tapos, nagkaroon siya ng problema sa ano rin. Ganyan din. Yung nag-ano siya ng mga resibo. Nagpa-fabricate siya ng resibo. Ba, pinagawa niya halimbawa yung pinto. Parang ganun. So, imbis na, bawa, ni-repair niya lang. Kunyari, pina-repair niya, papabrigate siya na resibo sa recto. Siya charge niya na malaki. So, madaming ganun. Ang nagsumbong sa kanya yung asawa niya. Tapos, yung miari, kumbaga, eh, syempre ako yung head manager, nadamay ako. Suspendido ako nun eh, 7 araw. Dahil, syempre, chinek kung may kinalaman ako. Pero nung nakita naman at inamin naman ng tao na wala akong kinalaman. Kasi malapit sa akin yung tao na yun. So, akala nila may kinalaman ako dun sa pangyayari. Meron din, nung college ako, merong isang estudyanteng babae. Pumunta siya sa dean's office. Tapos sinabi niya na may sinasabi daw akong masama laban sa dean. Tapos, basta puro negative. Tapos, nung tinawag ako ng dean, galit na galit sa akin yung dean. Sabi ko, well, di ko nga po nakakausap yung sinasabi yung tao. Eh. Tapos, sabi ko, gusto nyo, pag-harapin nyo kami para makilala ko siya. Ako. Tinawag yung estudyante. Hindi ko pa nakikita sa buhay ko yung estudyante na yun. Eh. Tapos, yung sinabi ng estudyante, eh, sa totoo lang po, yung pangalan niya kasi, yun po yung naisip ko. Kasi yung pangalan ko, nandun sa bulletin board. Ano kasi ako nun eh, president ako ng Psychological Society. So yung pangalan ko, nandun. So unang naisip niya, pangalan ko. Parang siguro gumagawa siya ng story ah. Binigay niya yung pangalan ko. O yun. Pero hindi nag-sorry yung din sa akin eh, hanggang ngayon. Sa madami akong story ang ganyan. Madalas akong mapagbintangan. Madalas akong, parang nasanay na nga ako. Kumbaga, at saka napansin ko lang, kapag di naman totoo, hindi naman nag-stand alone, kumbaga. Hindi naman tumitindig.
Diba? Mahirap pag totoo. Diba? So, ipapakita ko sa inyo, panoorin muna natin to bago tayo magsimula. Bago ko ibigay kay Pastor Bert. Dali. Ako, nasa ko ba nilagay? Ito. Share. Lagyan natin ang audio. Share computer system. From Genesis with the big colorful coat. When the Bible talks about... Remember Joseph, the guy from Genesis with the big colorful coat? When the Bible talks about Joseph, it uses one phrase a lot. It says that God was with Joseph. No matter what happened, people could tell God was always there with him. Take this story for example. If you remember, Joseph's brothers sold him into slavery. He was sold to an Egyptian named Potiphar. Potiphar liked Joseph and saw that he had sick leadership skills. He quickly promoted him and trusted him completely. Oh, one other thing, Joseph was attractive. Not only did he belong on the cover of Trustworthy magazine, he could also appear in Genesis hunks. While Potiphar admired Joseph's integrity, Potiphar's wife loved his rugged good looks. She would flirt with Joseph. First it was just blowing him air kisses, but soon she invited him to join her in bed. Joseph refused. He told her, "My master, your husband, has trusted me with everything in this house. Not only would it be a betrayal of his trust to go to bed with you, but it would also be a sin against God." See, God was with Joseph, helping him resist temptation. That didn't stop Potiphar's wife. She kept trying, and he kept saying no. He made sure not to spend unnecessary time with her. He resisted her every time. One day, Joseph was working alone, and Potiphar's wife found him. He said no, but she pulled at his clothes. Joseph knew he had to get away from the situation as quick as possible. Her grip was tight, and his only chance to run was to slip out of his garment and leave it behind. This rejection was too much. When her husband came home, Potiphar's wife held up Joseph's clothes and made a false accusation. "Joseph came in here and tried to commit adultery. Here's proof. He left his clothes behind." Potiphar had Joseph thrown in prison. While prison might sound like an ending to some, it was just another part of God's plan for Joseph to become a great leader in Egypt. Because again, God was always with Joseph. With every advance and accusation, Joseph resisted temptation by staying close to God. It was a fine display of epic integrity. Whoa. Yeah. Big time. Yo. Huh? Maganda, Pastor. Why are you here? Kumbaga, what do you call this? Very interesting buhay ni Joseph. Yan, nawala ko tuloy yung babasahin natin. Nalingap ako. It was an illustration of the whole chapter of 39, Genesis 39. Kita natin yung bida natin nagbabalik kasi ano ba, saan ba nagsimula sa 37, di ba? Yung 37 nagsimula siya as tawag nito nagsimula yung 37 sa ano, sa Joseph Green. Yeah, panaginip ni Joseph. Yeah. Tapos nung 38 napunta tayo kay Judah and Tamar. Diba? Ngayon, pag-uusapan natin si Joseph, balik Joseph tayo, no? In Potiphar's house. So, naalala nyo yun sa 37, ang huling kwento doon, ay binenta itong si Joseph. Diba po ba? So, pagkabenta sa kanya, na sa Egypt, dinala na siya sa bahay ni Potiphar. Si Potiphar ay, kumbaga, Secretary of Defense niya Pharaoh. Good evening, my loves. Nasa outer space ka? Good evening. Malamig ba dyan sa outer space? So, eto, basahin na natin. Yan. At pagtulong-tulungan nating arokin, no, ang message ngayong gabi. Actually, napaka-interesting na story nito. In fact, this is one of my favorite story, no, sa Bible, no. Baga, I love read. Dito ko na alala na binasa ko to, ay umiiyak ako.
No, naiiyak ako doon nung binasa ko doon. Kasi nung bagong Christian ako. Kasi lalo na yung scene nila dito na pinatawad niya yung mga kapatid niya. Doon ako naluha talaga. Naalala ko nung talaga. Nagrema sa akin yung Holy Spirit. No? Kinausap niya ako dito. Anyway, pag na natin patagalin, pag-usapan na natin, Genesis 39, balik Joseph tayo. Kasi tapos tayo last week kay Judah and Tamar. So doon yung establish yung pride ni Judah. No, kaya nakasingit yun sa 38. Pero sa 39, balik Joseph tayo. Ito na yung bida natin, binenta na. At nasa bahay na siya ni Potiphar. Alright? So unang magbabasa si Brother Alvin. Makikibasa ba Brother Aldrin mula verse 1 hanggang verse 4. Okay po. Now Joseph had been taken to Egypt. An Egyptian named Potiphar, an officer of Pharaoh and the captain of the guards, bought him from the Ishmaelites who had brought him there. The Lord was with Joseph, and he became a successful man, serving in the household of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord made everything he did successful, Joseph found favor with his master and became his personal attendant. Potiphar also put him in charge of his household and placed all that he owned under his authority. Mm-hmm. So ano mapapansin niyo dito kay Joseph? Ano yung very consistent sa kanya? Yeah. Ano yung very consistent kay Joseph? Ano napansin niya? Yung simula pa dun sa tatay niya, yung trabaho niya sa tatay niya. Leader. Leader. Very good. Ano pa? Guwapo pa rin. Guwapo pa rin. Hindi pa binabanggit eh. Favored. Favored ni Lord. Successful. 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 Yes. No, bakit anong training niya ba? Bakit successful siya? Bakit favored siya? Bakit leader siya? Kasi ginawa siyang in charge eh. Hindi lang 'to basta slave na nagtatrabaho at naglilinis ng floor o kaya nagmamop ng floor or naghugas ng pinggan. No, he was put in charge, no. The Lord was with him. Tapos he became his personal attendant. No, the Lord is with him. So ramdam ni Potiphar 'yun, may blessing 'tong taon 'to. May special dito sa tao na 'to. So kailangan ma-maximize ko siya, mag-gamit ko siya. Diba? Ano pa? Ano pa ang ano, napansin niyo? Overseer. Overseer, yan. Eksakto, no? Nadali mo yung word si Sir Dare. No, overseer means ikaw yung tagapamahala. Ikaw yung nakakakita. Oversee. Kumbaga, nakikita mo lahat. Kumbaga, Joseph, kumbaga dito, in-establish na Joseph is a very, very effective manager, which yung kanyang practice, kanyang mga experiences, he got from where? Noon doon sa tatay niya. Remember, di ba? Yung tatay niya. Inano siya, talagang hinasa siya. Nasa yung taga-sumbong. At saka taga-manage yung kanilang mga sheep. No? Imagine siya yung bunso, pero siya yung parang parang pinagkakatiwalaan ng kanyang tatay, di ba? So dito sa mga verses na to, in-establish din kung sino yung nakakuha kay Joseph. So binenta nila Simeon, nila Levi, nila Judah at saka yung the rest ng mga kapatid niya si Joseph sa mga Ishmaelites. Yung mga Ishmaelites, mga pinsan nila to, mga anak to ni Ishmael. Eh. Na eksakto papunta sila ng Egypt, no? At ito mga Ishmaelites naman to, binenta si Joseph sa Egyptian. So pangalawang benta na. Baka tumubo pa siguro to. 'Di ba? Pagkatapos, ang nakakuha sa kanya yung Egyptian master niya si Potiphar, officer ni Pharaoh at captain of the guards. No? Ibig sabihin, mataas ang posisyon ng tao na to. May sinabi sa lipunan, ika nga, no? At mapapansin nyo sa verse 2, ang nakalagay doon, the Lord. Ano napansin nyo sa word? The Lord. Capital. Di ba sabi natin, pag yung L-O-R-D, capital, ang ibig sabihin si Lord yon. Pwede kasing Lord na ano lang, yung mga Lord na tao lang, no, or Panginoon, or Master. Pero ito talaga si Lord to. No, sabi dito, the Lord was with Joseph at naging successful siya.
No, nagsiserve siya sa household ni Potiphar. No, pagkatapos, nakita sa kanya ni Potiphar, nako, eh, successful itong taon to, may favor to, so kailangan eh, magamit ko to ng tama. Alright. So, Sister Jasmine, makikibasa mula verse 5 hanggang verse 6. Pakituloy lang po. From the time that he put him in charge of his household and of all the that he owned, the Lord blessed the Egyptian's house because of Joseph. The Lord's blessing was on all that he owned in his house and in his fields. He left all that he owned under Joseph's authority. He did not concern himself with anything except the food he ate. Ay, ang sarap naman ang buhay nito si Paul, di ba? Good evening, Tita LV. Good evening po. Sarap ng buhay nito. Gusto ko yung abasa sa verse 6, Pastor Berto. Wala ni siyang ibang iintindihin kundi ang kakainin niya na lang. Yeah. Ay, nasarap ka-teammate nitong si Joseph. Maganda tong mahir natin, Pastor Bert, sa pastoral staff. Ganito si Joseph. Oh. Wala na tayong intindihin kundi boodle fight na lang. Dahil pabor na pabor ang Lord sa kanya, kahit anong gawin nito sa pastoral staff, siguro natin, papalo yung simbahan natin. Prosper, yeah. Pagpaprosperin, di ba? So, go ahead, Pastor. Dito po ay makikita natin na malaki yung tiwala nitong captain of the guard na ito na si Potiphar. And one thing na makikita natin na he's not an Egyptian, ano? Is a Jew or nasasabi natin na si Potiphar ay is a natural born or an Egyptian, no? And we know that Egyptians are different from the Jews because they are as well considered as Gentile or pagan. Sila po ay sumasamba sa hindi tunay na Diyos, o mga sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. But here we can see na they are after, no, kay Joseph, because he's after Joseph because hindi lang sa magandang lalaki si Joseph, or siya ay bata pa o matipuno, no, at magaling sa pamamalakad, at alam natin 'yan, no, yung DNA niya ay nakuha niya kay Jacob sa tatay niya, na we remember when his father was under Laban, no, siya ay talagang napagpala din si Laban. So, and remember, yung we always come back to that covenant ng Panginoon sa kanila, yung sa Genesis chapter 12, if you remember, that God will make them a blessing to other nations, no? So dito makikita natin, kahit sila pumunta, yung tatay niya si Jacob pumunta sa Padam Aram, pinagpala si Laban. Then siya naman, ano? Ang pinaka bunso ba si Joseph? Apo, bunso. Bunso, pangalawa sa bunso. Ah, pangalawa sa bunso. Yeah. Si Benjamin. Benjamin is the youngest. And yet we can see here in the life of Joseph na yun nga, ang napupuna sa kanila, yung palaging na dun yung the favor or the Lord is with him or the favor of the Lord, no? Eh, yun ang naamoy nila sa mga Udyo, no? Na kakaiba sila sa mga ibang bansa na nakapaligid sa kanila, na maliban sa sila ay katatangi, ang maganda doon ay yung ang Diyos ay ang tunay na buhay na Diyos ay palaging nasa kanila. Sister Jasmine, yung from 4-6, no? Mm-hmm. 4-6 ba? Apo. Yun, Joseph and became his personal servant. Kumbaga, talagang pinagkatiwala. Sabi nga ni Pastor,
problema lang talaga ang problema niya. The Egyptians and the Jew, o yung mga hindi nila kalae, sa pagkainan, sila ay hindi pinapa, yun, they don't want them to touch their food, no? Mm-hmm. Kaya itong makikita na lang natin dito. Ang lahat ay nahahawakan, kumbaga, ni Joseph, except for the food, no? Yep. Kailaman yep. si yung asawa ni Potiphar ay pwede rin, no? No? Pero nga, alam natin na ang bida si dito, si Joseph, na may takot sa Diyos. Alam niya na hindi yon tama. Kaya, so ipagpatuloy po natin yung binabasa natin. Kung wala na po kayong dadagdag doon sa ating binasa. So we can see na yung pagkain lang, ano, ang nagiging hindi niya pinapakialaman. Ang lahat ay inatang sa kanya, no? He was a good manager and they can trust him and everything. Pastor, kasi kustombre yun ng mga Egyptian eh. Na hindi mo pwedeng, kumbaga, meron kasi silang, kumbaga, may racism pa rin. Kumbaga, hindi mo mm-hmm. pwede pamamaran to. Parang ganun. Yeah. Mapapansin nyo to, pagkadating doon sa punto na pinakain ni Joseph, yung mga kapatid niya, yeah. He became governor, tapos nagpahanda siya ng pagkain. Kumbaga, parang nakahiwalay siya, di ba? Nakahiwalay pa rin siya eh. Pero mm-hmm. yung pagkain niya, yung portion ng pagkain niya, parehas ang portion ng kay Benjamin. So, yeah. Mapansin niyo yun na, kumbaga, binibreak niya yung kustombre ng Egyptian. Una, kumain siya kasama ng mga Hudyo. Pangalawa, okay. Isa, itinabi niya sa kanya, tapos pinakain niya ng same portion niya. The so, natural, na-break yung kustombre, di ba? Yeah. Pinapakita doon na pantay kayo, magkadugo kayo. Mm-hmm. Pero dito, si Potiphar, sige, ikaw nang bahala sa lahat, maglaing kakainin ko kasi kustombre namin yan, di yung pwedeng hawakan yan. Mm-hmm. Kasi madudumihan, parang ganun. Yeah. Mm. Okay. O, ito na, pogi daw si Joseph. Okay, sino pong gustong bumasa nito? From 7 to verse 9. Ayan, si Tita Pepot. Okay, Tita Pepot. Okay. After some time, his master's wife looked longingly at Joseph and said, "Sleep with me." Mm-hmm. He refused. "Look," he said to his master's wife, "with me here my master does not concern himself with anything in this house, and he has put all that he owns under my authority. Mm-hmm. No one in this house is greater than I am. He has withheld nothing from me except you, mm-hmm. because you are his wife. So how could I do this immense evil, and how could I sin against God?" Yeah. Praise God. Amen. Governor na si Joseph sa maliit na bahay na pagmamayari. Mm-hmm. Na kumbaga, sabihin natin, halimbawa, hasyenda yun. Governor na si Joseph doon. At ang sabi niya, lahat, wala nang higit pa sa akin. Si Potiphar lang. Kumbaga, mapapansin niyo dito, nasa small scale yeah. governorship siya. Then eventually, pupunta siya sa big scale governorship na ganun din, wala nang papantay sa kanya. Si Pharaoh lang. No? Pero dito, mapapansin niyo yung busilak na puso ng bida na kasi usually kapag yeah. magandang lalaki ka, sometimes ginagamit mo yan para makapag-abuse ng mga kababaihan or ginagamit mo yan para pang sarili mong kapakanan. Di ba? So, papansin nyo yung mga basketball player, mga artista, yung mga singer, yung mga kumbaga, parang kilala sila as playboy, ang dami nilang babae kasi everybody's attracted to them. Pero iba to si Joseph. May paggalang, di ba? At dapat gayahin ng ating kabataan. Go ahead, Pastor. Yeah. Okay, so dito po natin na nag-umpisa na, no? Na si Mrs. Potiphar, mm-hmm. na nakita niya na handsome nga.
no? Yung DNA ni Joseph, eh, talaga nakuha siguro ito kung hindi kay Jacob, sa nanay niya. Sino ba yung nanay ni Joseph? Si Rachel po, sabi, napakaganda. Si Rachel. Oh, yeah. Napakaganda no? Eh. Mas maganda kay Leia eh. Yeah, so yung built niya, tsaka yung mukha niya, talagang Mr. Universe talaga. Kaya napahanga, no? Si Mrs. Potipar. Here comes Miss Potipar. Alam natin na itong asawa ni ano siya, na if you will look closely sa kanyang katayuan, he's a captain of the guard, no? Kumbaga ay si malapit sa hari. So yung mga malapit sa hari, sila ay kinakapon. Ano ba sa English yun? Castrated. Castration, yeah. Yeah. Parang yunok, ganun. Yung mga, parang yeah. Yunok, yeah. So para hindi nila masipingnan yung kanilang mga asawa, yung mga reyna, mm-hmm, upang hindi sila magkaanak, no? Mm-hmm. So sa background dito ay makikita natin na siguro inasawa lang ni Mr. Potipar si Mrs. Potipar para magkaroon siya ng ano, ng pangalan, ano? Pero hindi niya mabigyan ng anak, no? So siguro nangungulila si Mrs. Potipar, gusto niya magkaanak. Nag-ano lang po ako. Nag-imagine lang yung isip ko. Magandang pagkasabi, Pastor. So dito po, nakita niya itong medyo bata-bata at pwede niyang, kasi mas ano siya, makapangyarihan siya kaysa kay Joseph eh, kasi siya yung asawa ni Captain of the Guard. So under pa rin siya kay ano, si Joseph under pa rin siya sa kanya. So itong makikita natin, here comes the temptation, no? Sabi niya, pwede ba mo akong ano, sleep with me? Parang ano, yung one night stand ba tawag doon? Or sipping nan, no? Siya, na para magkaroon siya ng, yon supling ang iniisip natin, magkaroon siya ng anak. Kasi alam natin na si Mr. Potipar ay wala nang chance, no? Kumbaga na ligate siya. Ligate ba 'yon yung o sa mga babae yata 'yun eh. Yung hindi na siya magkakaroon ng ano, ng baby. So dito makikita natin yung katapatan niya sa kanyang ang character niya dito, no? Tingnan natin yung character ni Joseph. Ano ba yung nakikita niyo yung character niya? Good evening, Sister Lenlen. Good evening. Good evening, Shane. Meron tayong bisita. Si ano, Brother Shane. Gandang gabi po. Welcome po. Welcome sa ating pag-aaral. Magandang gabi din, no? Pasensya na. Nalate po ako kasi may kinainan po eh. Okay. Tumating lang po kay Bida. Umpisa lang po tayo. Good evening, Tita Lenlen. Okay. Good evening. Si Len. Okay, Len. Welcome. Pastor, ano to eh, classic example ng sexual harassment. Kasi pag dinefine niyo po ang sexual harassment, ang sexual harassment ay paggamit ng power or posisyon or authority laban sa isang tao na kung saan ikaw ay may authority. For example, boss at saka empleyado, no? Pwedeng hinipuan ng boss yung empleyado, halimbawa, sexual harassment yun. O kaya, nasa pantry sila, ang sinabi ng boss, nagkaroon siya ng mga verbal exchange na hindi maganda, inappropriate. Ba, sinabi niya, oh, bagay na bagay sa damit mo, parang nakikita ko na yung buong katawan. Something gano'n, no? Sa inappropriate. That's sexual harassment, no? Baga, yun yung parang basihan. Sa otoridad, nasa otoridad ka, at yung tao walang power over you, that sexual harassment. Halimbawa, ang isang pare sexually harass niya, halimbawa yung isang sakristan, mga ganon, na hindi naman nalalayo ang simbahan natin. Ang simbahan natin, maraming kaso rin ng sexual harassment. Ang pastor tinanan, halimbawa yung secretary ng board,
Parang ganun. Kaya, pero tayo, malabo nangyari sa atin yan. Imposible ko itanan si Pastor Bong. Dahil siya yung secretary ng board natin. So, alam mo, ganun ang storya, di ba? O kaya, basta somebody na you're in authority. Ito, si Mrs. Potiphar, siya, sabi ni Joseph, wala nang above na authority sa akin. Si Potiphar lang. Pero teka lang, asawa to ni Potiphar. Di ba? So meron pa rin siya kahit anong iutos na kay Joseph. Kumbaga, gagawin ni Joseph. O, di ba? So, ginagamit niya ginagamit niya yung posisyon niya laban kay Joseph. Para, kumbaga, this is more of may satisfaction na alam mo na yung tao na under sa'yo, pinahihirapan mo, at ginagamit mo at ina-abuse mo, yun yung tinatawag na sexual harassment. At this is a clear case of sexual harassment. Una. Pangalawa, naka-establish kasi dito, guwapo si Joseph. Pero let's look beyond that. Okay? Kasi bago sinabi na guwapo si Joseph sa mga verses na to, yung una natin binasa, ano ang pagkaka-describe kay Joseph? Very good overseer, very good manager, very good leader, favored, di ba? Successful. So, hindi lang siya guwapo. Nag-stand out sa kanya yung gift sa kanya ng Lord. Di ba po? Kasi pansinin nyo, ang babae, sabi nila, no, I'm not sure if the women will agree with me. Let's see if they will agree with me. Sabi ng mundo, ang babae daw ganito. Dalawang kwalifikasyon daw ang pwede silang ma-attract sa lalaki. Ang lalaki ay physically attractive. Diba? Gwapo, macho, malaking katawan, di ba? Mukha ni Brad Pitt or whatever. Parang ganun. So, talagang gwapo. Tapos parang si Joseph. Or a person who has a leadership characteristics. Kumbaga, mahina daw ang kumbaga, magaang daw ang puso ng mga babae sa gwapo or sa leader. Okay. Bibigyan kayo ng example, no? Bakit ganun? One time, naglalakad ako sa Rockwell kasi po, ang trabaho ko dati, area manager ako ng fast food. So, bumibisita ako sa mga iba't ibang mga malls, no, Galleria, Shangri-La, Rockwell, yung mga ano ko eh, yung mga areas ko. One time naglalakad ako sa Rockwell, nakita ko si Chavit Singson. Kilala niyo si Chavit Singson? Yung governor dati ng Ilocos, no. Well, we all know Chavit Singson. Si Chavit Singson, he's an older guy. He's not like Joseph. He's a small guy. He's old. And he's not that physically, alam mo yun, macho. Kumbaga, he's an average-looking guy. Pero naglalakad siya para mararamdaman mo kagad na he's a man of power kasi meron kagad na apat na lalaki naglalakad sa paligid niya. Dalawa sa harapan niya, dalawa sa likod. So wala nakakalapit doon. Naglalakad lang yun sa Rockwell, nag-window shopping. Habang ka-holding hands niya ang isang probably 20-year-old model. Sabi ko, paano nangyari ito? Di ba? Pero sabi nga, ganun eh. Di ba? Kumbaga, mapapansin mo, yung mga artista, yung mga modelo, yung mga gandang babae sa Pilipinas, no, mga Miss Universe, sino yung napapangasawa nila? Not necessarily guwapo, but people in power or men in power. So dalawa daw, no. Maaring leadership, maaring guwapo. Ito ang problema. Yung bida natin parehas meron. Parang si Aldrin lang, parehas meron. Ay ingat-ingat ka Aldrin. Guwapo ka na, influential ka pa. So, di ba? So I don't know, let's ask the women. Ano masasabi niyo doon? Do you go after, halimbawa, dalaga pa kayo ngayon, dalaga pa kayo. Tapos may isang lalaki. Do you go after dahil gwapo siya? Parang magugustuhan mo ba siya na gwapo siya? O dahil meron siyang leadership qualities na parang si Joseph?
Ayan, tanungin natin sila para tingnan natin kung magtutugma yung sinasabi ng Biblia. Ano yung preferred mo? Okay. Unahin natin yung survey. Unahin natin yung pinaka bata sa ating lahat. Yung, tita, yung 19 years old. Tita Fe. 19 years old. Halimbawa, Tita Fe, you are at 25 years old. Plus IQ. Ano pa, Tita? Po yun, plus IQ. Mm-hmm. Yeah, talagang totoo yun. So you agree, Tita, na you find intelligent men with leadership sexy. Parang yeah. Attractive. Di ba? Yes, totoo. Kasi ano, problema ni Joseph. Problema ni Joseph, parehas meron siya eh. Di ba? They're highly in demand. Yeah, highly in demand. Oh. So how about the others? Anong inabi si Tita Amy? Kaya Tita Amy. Halimbawa, kayo ay 20 year old na yon. Tapos may nanliligaw sa inyo. Isang saksakan ng gwapo, pero hindi naman ganun kakalino at walang leadership. Isang average looking, pero leader at saka napakatalino. Parang kayang-kaya kang dalin. Parang ganun. Sino pipiliin mo? Option number 2. Option number 2. Doon ka sa ano, may utak, may leadership, pag may management skills kasi sa gwapo, di ba? Oo. So tanungin natin si Tita Pepot. Ayan. Tita Pepot, how about you? Saka Tita Pepot, dalaga ka ngayon, ha? Baka pastor, ayoko ng gwapo. Marami kang kalaban dun eh. Alala ko yung awit ni yung awit ni ano yun, Andrew, ano ba yun? Kumanap ka ng matalino. Yung may utak lang, pastor. May leadership. Para alam niya patakbuhin ang buhay niyo. At saka kayong pamilya, di ba? Alam niya patakbuhin yung pamilya niyo. Yeah. Parang ganun. So, you know. Ilan ng boto yun? Tatlong boto agad dun sa ano? Yeah. Sa skills ni Joseph. Skills yun, ha? Skills ni Joseph. Tanungin natin si Sister Darren. Sister Darren, anong prefer mo? Nakamit ka, Sister? No. Number 2, Pastor. Number 2. Number 2. Marunong sa buhay. Yeah. Marunong sa pamilya. Mm-hmm. Yung ano po, kahit hindi gwapo, siguro pag nagkaanak kayo, madadala pa rin kasi ikaw. Kasi ikaw maganda. Maganda. Parang sinabi mo, ano ha? Para sinabi mong ito, preba, gwapo. Para nagmana sa nanay. At tanongin natin si ano, si Sister Jasmine. Ayan. Sir Jasmine. Sister Jasmine, mukhang naka-jackpot, nakakuha ng parehas, 1 and 2. Dati po, nung medyo bata-bata pa ako, ang hanap ko talaga po, gwapo. Wow. Malas, teka. Pero nung lagi ako niloloko, sabi lang humanap ng pangit. Tinry ko po yung pangit, niloko pa rin ako. Kaya hindi totoo. Parang mas masakit, ano? Parang yung niloko ka ng gwapo. Parang naawa na po yata sa akin si Dad, kaya binigyan na ako ng ganito. Hindi gwapo, hindi pangit, ha? Sabi nga ni Kuya Kim, di gwapo, di pangit. Sa alam lang. Po, sa gitna lang po. Exacto lang. I know. Ay, tatangin na si Tita LV. Ikaw, Tita LV. Magkakamali. Sister Elvi. Ano raw yung sa'yo? Sa ano, option 2 po ako. Option 2. Kasi eksakto lang po. Eksakto lang po si Pastor eh. Tamang-tama, eksakto din naman ako eh. Oh, wala kang makita kaya ano. Eksakto lang po yung ano. May pagka, ano.
Hindi, gwapo din naman po eh. Hinahanap po doon eh yung ano, ka matalino, tapos may puso, at lalong-lalo na Kristiyano, di ba? Yes. Mahal yes. Si Diyos, di ba? Joseph yes. Na Joseph, ano? Correct. Parang si Joseph na si Joseph. Ah, tama ka rin. Yeah. May kalinuhan. Yeah. Oh, eh, si Tita Lenlen. Ikaw, Tita Lenlen. Lenlen. Number 2 din. Number 2 din. Oh, kita nyo, sweep yung number 2. Kasi security yun eh. Mm-hmm. Security. Yeah. May katalinuhan, Pastor. Mm-hmm. Yeah. So ngayon, naintindihan okay, ko na secure. Si ano. Okay, ano. Naintindihan ko na si Chabit Singson. Bakit? Ang ganda ng girlfriend niya. Pero ito nga yung problema. Si Joseph, he possesses both qualities. Yeah. Favored, may leadership, may common sense, may management skills. Kaya niyang magpatakbo eh. He can run the show. Kasi biro mo, kabago-bago mo, binigay sa iyo yung governorship doon sa, hindi naman palasyo, kundi hacienda ni Potiphar, kasi big sense mayaman to, ma influential na person, di ba? Plus, may plus factor pa. Physically attractive, no? Kasi binanggit dito sa verse ba 'yun? Verse 6. Now Joseph was well built and handsome. Ay nako. Eh sino ba naman ang hindi mai-in love dito? No. Ang pagkabasa kasi ni Tita Pepot kanina, after some time, sa verse 7, his master's wife looked longingly, ibig sabihin sa Tagalog, nangungulila siyang pinagmamasdan. At ang sabi sa kanya, sleep with me. Hindi ganun. Ang sabi sa kanya, Joseph, sleep with me. Yeah, kumbaga, in a very provocative and malambing manner. At if you, kasi simula noong unang panahon, hanggang ngayon, lahat ng influential men, sigurado, maganda ang asawa. Di ba? Halos lahat. Di ba? From Abraham to everybody else. Kaya nga nakukrusanadahan pa yung asawa ni Abraham. Napakusadaan pa yung asawa ni Isaac, di ba? Na si Rebecca. So everybody na nasa influential position, magaganda ang asawa. Kaya for sure, itong si Potiphar, maganda yung asawa nito. Mm-hmm. So this is not something na parang Joseph is like what, 21 years old at itong si Mrs. Potiphar ay 50-year-old na babae na mas matanda sa kanya. Hindi, magandang babae ito, no? Kumbaga, hindi kasi mag-aasawa ng hindi maganda tong si Potiphar. So for sure, para sa kahit sinong lalaki, this will be a great temptation, 'di ba? So yeah. Ipinaliwanag ni Joseph na hindi pwede, no? He has withheld nothing from me except you because you are his wife. So how could I do this immense evil? And how could I sin against God? So hindi lang patungkol sa pagkakasala sa kanyang amo, kundi sa pagkakasala sa kanyang Diyos. Di ba? So sabi nyo nga, lumabas yung pagka-Christian ni Joseph dito. Yan. Meron kayong gustong idagdag bago tayo pumunta sa verse 10? How about the others? May gusto kayong idagdag? Meron kayong gusto na pan? Yeah, siguro Pastor. Dito sa mga kababaihan, ano? Mm-hmm. We can see here na the husband is always not around because he is captain of the guard, no? Nasa tabi ng kaya nag-iisa lang si Potiphar, palagi si Mrs. Potiphar. Yes. So dito ay makikita natin na yung babae ay talagang nalulungkot, she's looking for somebody, no? Yeah, kaya looking for love. Makikita rin natin na nalulungkot siya. Maliban pa doon, she's a pagan and really she doesn't care, no? She doesn't care na kahit na masasaktan yung asawa niya or
masisira yung relasyon nila, wala siyang pakialam kasi wala siyang takot sa Diyos eh. Makikita natin dito kahit na ano yung explain ni Mr. Universe na si Joseph. He doesn't care. Sabi niya, I respect your husband and he entrusted me everything except for the food. Sabi niya. Mm-hmm. Talagang lahat ng mga the authority that was given to him ay malaki yung ano niya pag-respeto niya. And remember, he's not an Egyptian. He's a foreigner, no? Kumbaga, iba siyang lahi. At hindi ginagalang actually yung mga ibang lahi, no? So dito makikita natin na gano'n na lang kalaki yung pagtitiwala nitong si Mr. Potiphar kay Joseph. Kaya gano'n din ang laki ng respeto niya na he trusted him even though he's a foreigner. And as well, makikita natin dito na talagang nire-respeto din niya yung asawa niya. Sabi niya, Mrs. Potiphar, hindi kita pwedeng galawin or ano man, no? Kasi malaki ang paggalang ko sa asawa mo at sa itiwala niya sa akin at ganun din sa iyo, ginagalang ko yung pagkababae mo. At doon malalaman ang isang tao ay tagasunod ni Kristo at hindi. Kasi pwede naman tayong nagsisimba, pwede tayong nakikinig sa salita ng Diyos. Pero when it comes to practical life application, doon malalaman kung talagang Kristiyano tayo. We cannot just claim that we're Christians because we go to church every Sunday or we listen to the word, blah, 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 no, and we're blessed, no, and then uuwi tayo. But Monday starts when we go back to our workplace. Then, when your office mate will tell you, Aldrin, sleep with me. So, ano yung reaction mo? Yeah. Actually po, yeah. It's an... Siguro po. Yeah, Pastor. Go ahead, Pastor. Go ahead. Yeah. Malaki pong ano yun. Malaking kapag na nag-isa yung lalaki. Nung ako po nang una dito na dumating without my family and I work with my sister-in-law. Malaking kumpanya yun at napakaraming babae na kasi gumagawa sila ng mga pantalon. Mm-hmm. And this one beautiful woman says na, can you, pwede mo akong ano, sabi niya, parang kay Joseph. Mm-hmm. Parang wala silang ano, wala silang takot na wala naman dito yung asawa mo, sabi niya. Mm-hmm. Sabi ko, hindi ko nalang pinansin, Pastor, na ano, na parang si, nakikita ko doon si Mrs. Potiphar. Mm-hmm. wala ka naman kasama, sabi niya. Pwede naman, sabi niya. Mm-hmm. Kung hindi ka malakas, hindi ka wala kang takot sa Panginoon, o kaya kung hindi ka Kristiyano siguro, baka meron na akong anak dito. Anak sa lang. May anak ka ng Blandy. Yeah, Blandy. Sinakal ni si Sir Ed. Naalala ko lang yung Pastor. I remember, hindi lang pala yung kapatid ko yung ano, nagkaroon ng ganito dito sa trabaho noon, somewhere in his Lawson or in Cage na Gage. Yeah. Isang kumpanya doon na kasi maraming babae at kokonti lang yung lalaki. Yeah. So, talaga naman ang temptation. Sige, tuloy natin ang kwento. Pabasa natin kay Sister Darren. Sister Darren, makikibasa verse 10 hanggang 15. Verse 10, okay. My first lips. Although she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her. Now one day, he went into the house to do his work, and none of the household servants were there. She grabbed him by his garment and said, "Sleep with me." But leaving his garment in her hand, he escaped and ran outside. When she saw that he had left his garment with her
and had run away, she called her household servants. My husband brought a Hebrew man to make food for us. Chocolate. He came to me so he could sleep with me, and I screamed as loud as I could. Mm-hmm. When he heard me screaming for help, he left his garment beside me and ran outside. Wow. Ano napansin nyo agad dito? Yung verse 10. Diba? Every day, you know? Every day. Hindi yung isang beses lang na Joseph, sleep with me. Every day. Every day, pinakikitaan siya ng motibo. Oo. Oh. Hindi ito yung one time lang na encounter mo, ah. Every day. Diba? So, yeah. Mabigat to. Mabigat. And still, he refused to go to bed with her. Diba? Yeah. Pero one time, na-tsempuan siya. Dalawa lang sila. Oh, tapos this time, hindi lang sleep with me. Hinablot na. Hinubaran na siya. She grabbed him by his garment and said, sleep with me. No, at leaving his garment in her hand, he escaped and ran outside. Okay. Ano yung solusyon ni Joseph para hindi siya magkasala? Ano ang solusyon niya? Ano? Ano? Ano pa? Run. He ran. He can run. Tumakbo. So, kung paano natin ito i-apply sa practical life natin? When temptation confronts you, tumakbo ka na agad. Huwag ka nang magpaliwanag pa. Huwag na magpatumpik-tumpik. Huwag na, hindi, kaya ko yan. Wala, kaya ko yan. Magulat ka, nandun ka na. So, hanggat may ibig sabihin dito, kasi i-clarify lang natin, ang temptation, hindi sin. Okay? Tinetempt ka lang. Wala ka, hindi ka pa nagsisin, tinetempt ka lang. Everywhere you go, kahit saka pumunta, maglakad ka dyan sa kanto, may makikita ka dyan na naka-shorts, nakita na yung kuyukot, temptation yan. I mean, kahit saka pumunta, temptation. So, hindi mo maano yun, hindi sin yun. Pero, ano yung reaction mo, yun yung posibleng maging sin. Okay? Ang solusyon ni Joseph, na sinasabi ng Biblia, when you are being confronted ng temptation, you need to run away from it. Never, ever negotiate na kesyo kaya mo, na kesyo may iwasan mo, na kesyo... Alam mo, kumbaga, for example, you have a drinking problem. Alam mo na yung pupuntahan mo, nagiinuman na, tumalikod ka na. Huwag ka nang sumali. Dahil pag sinabi, hindi, kaya ko yan. Kukwentuhan ko sila ng Biblia pagka nagkaharap-harap na kami. At may problema ka nga sa addiction. Okay? Maganda yung puso mo. Maganda yung iyong intention. Pero ipinapahamak mo yung sarili. Ang sinabi ng Biblia, run away. Diba? For example, alam mo na na may mangyayari ng hindi maganda kung sasama ka doon sa lalaking yon o sa babaeng yon, no? At sasabihin mo, wala naman kami ginagawang masama. Hindi. Iyahatid lang naman ako o ano pa man. Run away. No? For example, nag-message sa iyong ex-boyfriend or ex-girlfriend. Tapos, sasagutin mo naman hanggang sa nagkakapalagayan na kayo na uli ng loob, wala naman kami maganda, wala naman talaga kayo masamang ginagawa. Totoo yun. Pero ang sinabi ng Biblia, run away. If you don't do that principle, you are, sabi nga, flirtation is the gateway drugs to adultery. Okay? So, when you are confronted by temptation, run away. Huwag ka nang mag-isip. Dahil hindi mo kailangan mag-isip. Dahil pag nag-isip ka, i-justify mo. Okay? So, when you start justifying things, malaking problema. Diba? Hello? Kausap pa ba ako? Mukhang naghang ako, ah. Chappy, chappy. Chappy ako, chappy. Sorry.
Yeah, chappy, chappy lang kasi. Ah, sige. Okay, how about you? How about you guys? Ano yung pump office? Ano yan? Ano yan? Hello? Dito ni. Ayan na. Sorry. Sorry, nawala ako. How about you guys? I'm sorry, nawala ako. Ano masasabi niyo doon? Ano masasabi niyo sa diskarte ni Joseph? No? Is it the right thing to do? Is it something na, hindi, kaya ko yan. Kumbaga, di ba? May nakwento nga ako na, di ba, sabi ko sa inyo, ministry, magpakain ng street children. Sabi nung kasama ko, nakakasawa ng mag-minister sa mga street children. Ito, mag-minister naman tayo doon sa mga kalapating mababa ang lipad. Diba? Pasukin naman natin yung mga nightclub na yan. Tapos mag-share tayo ng gospel. Sabi ko, Brad, ang ganda ng ano mo, ng puso mo. Pero maniwala ka sa hindi. Paglabas natin, customer tayo. Dahil may mga bagay na hindi ka para doon. Huwag mong ipilit, huwag mong i-justify dahil bibigay at bibigay ka lang. Huwag kang magtitiwala sa sarili mo. Kasi ang emotion mo, deceitful yan. Kumbaga, no? Kumbaga, maganda yung intention mo pero pwede kang ipahamak. Diba? Pwede naman sabihin ni Joseph, wala naman kaming gagawing masama. Sige na nga, matutulog na ba? Kasi sabi lang naman ni Mrs. Potiphar, matulog kami. E di, matutulog na kami. Ang ganda ng ang busilak ng puso nitong si Joseph, hindi tumakbo, no? So ano nangyayari? O may magagawa pa ba siya pag ginapang siya ni Mrs. Potiphar? So I mean, sabihin na natin na mas malakas ka physically. Pwede mong itulak si Mrs. Potiphar. Teka lang, Mrs. Potiphar, sabi mo matutulog lang tayo. Bakit ganito? Hinubaran mo na ako at may ginagawa ka sa akin, hindi maganda. Maaring mas malakas siya dahil lalaki siya. Pero teka, paano kapag nag-give in yung iyong pagiging red hot blooded male. Alam mo yun yung mahirap pigilan. Kaya ang ganda ng principle niya, he ran away. Yun. Yeah, that is the way na ano. The shortest way to escape temptation. O ba binibigyan ka ng ano ng Pong Pots. O, palusutin mo na yung project na yan. Sa'yo na itong 10%. Ano sabi ng Bible? Run away. Huwag ka na makipag-justify. Huwag ka na makipag-negotiate. Stop mo agad yung ano. Stop mo agad yung proseso. Run away. Kasi if you start to use your own wisdom, that's the beginning ng downfall mo. Kaya si Joseph, hindi siya nag-rely sa wisdom niya eh. Diba? Sabi rin sa salita ng Diyos yan, do not trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Yeah. With all your ways, acknowledge Him. No? And He will make your path straight. Eh, di ba pasok na pasok sa senaryo niya? Yeah. Hindi siya nag-lean sa understanding niya. Takbo! Di ba? So, ayun. Sabi nung dati nagba-Bible study kami itong topic na to, sabi ng mga crew namin, ng mga lalaki, sir, gagayahin ko si Joseph, tatakbo talaga ako. Sabi nila, ano, papalapit kay Mrs. Potiphar, tatakbo na papalapit kay Mrs. Potiphar. Sabi namin, hindi, tatakbo ka papalayo, huwag papalapit. Okay. How about the others? Go ahead, Pastor Bert. Yeah, yun nga, na don't play with the fire, no? Mm-hmm. Na siguradong mapapasok ka. Naalala ko lang yung, I don't know if it is, pero iba naman yung meaning nun eh. I remember yung nung sa grade school ako, yung meron kaming libro na pinag-aaralan namin si yung buhay ni Jose Rizal. Mm-hmm. I remember that the story of the butterfly that is circling around that ano ba yun? Paritan ang tawag sa amin eh. Gamugamo. Yeah. No? And then until such time na yung gamugamo eh na-attract siya sa apoy at saka lampara. Yeah, lampara yung lampara, no. Until na sa kwentong yun eh sabi niya eh, namatay yung ano yung paru-paro, you know?
Kaya yung mga nagtitiktok dyan na paru-paro. Paru-paro G. Paru-paro G. Huwag kayong ma, ano, ma, ma-attract dun sa mga ilang libo na yung ano, ha? Sabi ni Rachel, eh, baka magpa, per, magpa-autograph na sila sa inyo. Pero kayo, anong mga practical na pangyayari sa buhay nyo na pwede nyong i-apply ito na kailangan mong tumakbo na nasa posisyon ka na ito na, temptation na to. Kailangan kong tumakbo. Nalagyan ka na ba ng pera? Na nasuhulang ka na ba? Or sinabihan ka ba na palusutin ng isang bagay? Palusutin mo na yan. Wala namang ano yan eh. Di ba? Mga ganung bagay. O kaya, maaring temptation sa opposite sex or whatever or anything na kumbaga pwedeng maglagay sa alanganin ang pangalan ng Diyos mo. Kasi remember, this is not just about your integrity but the integrity of your God. Kasi kung nilagay mo sa Facebook, Christian ka, eh kailangan, panindigan mo yun. Dahil yun ay hindi lang isinusulat o sinasabi, yun ay dapat nakikita sa buhay natin. Yun ang pinaka-importante kung nakikita sa buhay natin. Pastor, merong experience ng ganyan. Sige po. Kasi nung nagtatrabaho ako sa UST Registrar, hawak ko yung, ako yung head ng Commerce Department. Tapos tinawag ako ng assistant registrar namin kasi meron siya ipapasok na new student. Eh, may mga bagsak. Eh, di ba sa UST, hindi pwedeng pumasok pag may bagsak. Sabi niya, tanggalin mo natin, temporary transcript lang naman yan, 25. Eh, wala akong magawa, assistant registrar. So, sinunod ko, pero sinumbong ko sa registrar. Sabi ko, sir, si ganito, mayroong pinatanggal sa akin, kahit temporary transcript, maliyo, kasi ayoko eh. Tapos, mayroon din isang incident, pastor, na sa graduation, di ba tayo gagawa ng mga transcript nila for graduation. Pero ibigay sa akin, 500 pesos yata. Basa ko lang siya kasi gusto niya ng diploma eh. Meron sa bagsak, tanggalin ko daw yung bagsak. Hindi ko tinanggap. Iniwan niya yung pera sa window. Kinuha ng iba kong office mate, pero hindi ko kinuha. Kasi alam ko, mali. Yeah. Dahil wala ng register na sa akin eh, kaya ayoko masira. Yeah, very crucial ang posisyon ng registrar. Kasi kahit gaano ka nagpagod sa buong semester, pwede mo naman bayaran, edi baliwala rin. Saka unfair yun, di ba, sa admission. Paano naman yung ano, libo-libong estudyante sa buong Pilipinas na nag-apply, tapos eh, hindi nakapasa, pagkatapos yung iba, hindi naman pala nakapasa, bibigyan ng slot. Kasi ang UST, isa lang naman yan eh. Wala naman yung, ano eh, wala naman na, hindi katulad dyan ng Ateneo, ng Lasal, ng UP, na may mga branches. Ang UST, isa lang, nasa Sampaloc lang. Di ba po? Nasa Manila lang, isa lang yan. Sa buong mundo, isa lang. So imagine nyo, buong Pilipinas nag-e-exam dyan. Tapos, di ba, unfair naman dun sa mga ibang nga naman na hindi nakapasa pagkatapos eh, Meron din, pastor, na during yung sa, kasi di ba magkukompute na tayo ng mga cum laude, cum laude. Isang parent may lumapit din sa akin. Kasi one point na lang, cum laude na yung anak niya. Siyempre, honor sa kanya yon. Yeah. Yeah, nagbibigay siya pero hindi ko tinanggap. Yeah, and that is ironic, no? Kasi ironic kasi dahil she, the parent is going after dun sa honor. Yeah. Pero hindi honorable yung ginagawa. Di ba? Yes. So, di ba? Daming temptation talaga pagka-graduation. Eh. Amen. Dami talaga yan. At isang bagay na pwede natin matutunan sa prinsipyo ni Joseph is to run. Not to justify, not to talk about it, not just simply run. Huwag ka nang makipag-dialogo pa. Kasi baka, alam nyo, ang isang bagay na magaling ang enemy, mag-convince. Maniwala kayo sa akin, magaling magkumbinse ang enemy. Di ba? For example, kaya niyang kumbinsin si Eva at si Adan na kainin yung prutas. Yeah. I mean, ang sarap na ng buhay niyo. Nasa paradise na kayo, nakumbinsi pa yung dalawa. Di ba? Wala siyang power. Powerless ang enemy. Pero may isang magandang gift. Magaling siyang convincer. Yeah. Diba? Maniwala kayo sa hindi. Sa simbahan natin, maganda nangyayari ngayon.
Pero kayang-kaya niyang kumbinsihin ang iilan sa atin na magkasira-sira tayo. Honestly, kasi doon siya magaling. Di ba? Sa pagsasama niyong mag-asawa, sabihin niyo matagal na kayo nagsasama, kaya niyang magkumbinsi, no? Na merong ginagawa yung isa or pagdudahan yung isa. Okay? So very important yung cornerstone talaga natin na tayo nagtitiwala sa Panginoon. Di ba? Kasi very deceiving ang enemy. Ipaparamdam niya sa'yo, o nga, no, parang totoo. Alam niyo yung magic? Ang magic, hindi naman talaga totoo magic yan eh. It's an illustration. So parang totoo, pero hindi totoo. Di ba? So, yun, yung mga ganong klase. So, magaling ang enemy doon. So, mag-iingat kayo. Dito, pinapakita kay Joseph, imagine mo naman, Joseph, di ba, powerful yung asawa niya na isahan mo. Di ba? Ano yun sa Tagalog? Ano yun sa tawag natin ng mga Pilipino? Naiputan mo sa ulo. Ano yun? Di ba? Ganon yung ano? Kapag ka, ano, parang yung parang degrading na tawag doon sa lalaki. O, naiputan sa ulo. Parang ganun. O si Potiphar, captain of the guards. Biro mo. Ganun mag-convince ang enemy. Joseph, imagine mo, inapi ka ng mga kapatid mo. Pagkakataon mo ng gumanti. Eh yan, binili ka niyan eh. Diba? Magantihan mo man lang, galawin mo yung asawa. Ganun ang enemy. Maniwala kayo. Magaling siyang mag-convince. Ngayon, pag hindi ka established sa faith mo, lelembot-lembot ka sa pananampalataya, maniniwala ka. Isang kumbinsi lang sa'yo, alam mo ba, sinabi sa'yo ni Jasmine, naku, yan si Jasmine na yan, masama talaga ang intensyon sa'yo. Kung ano-anong sinasabi sa'yo niyan. Kung ako sa'yo, huwag ka na umatin ng simbahan. Talagang ano yan, naku, yung mga ano dyan, ganon ang enemy. Maniwala kayo sa akin. So, he will always put seeds of doubt sa atin. Kaya importante, solid ang foundation mo. No? At matuto kang makipag-usap sa kapatid mo para hindi kayo, okay, sa asawa mo or ano pa man. Diba? Meron pa ba na gusto nyong i-share na kumbaga pwede nyong magamit yung and he ran away principle. Diba? Takbo. Meron gustong sabihin si ako ba? Si Malaye, tinutulak niya ako. Pastor. Hindi, I remember. Oh, meron na atang mag-share. Sige po. Sino yan? Sir Len. Sister Len? Pastor. Po. Go ahead, si Sir Len. Sige po. Naririnig po namin kayo. Sige po. Sister Len? Nawala si Sir Len. Nawala. Oh, sige po, i-share ko na lang po yung inano ni Malaya. Mm-hmm. Kung ako po yung nagtatrabaho sa land bank, mm-hmm. I was in charge of a controllership sa ano sa supplies, mm-hmm. Property bill, sa property custodian, sa lahat ng ano, hawak ko po yung ano, mm-hmm. ito yung sa supplies. Eh one time, wala yung supplier namin o yung gumagawa ng supply. Mm-hmm. At ako'y nilipat sa position doon. Ako yung gumagawa lahat ng mga canvassing at saka ano para sa mga supplies. And na-surprise ako nung pinuntahan ko yung ano yung isang supplier nung binigay ko yung mga ano ito yung mga canvas no yung para yung ano ito bidding. Eh binigyan niya ako ng makapal na envelope. Mm-hmm. Nung binuksan ko po yung envelope eh nakita ko po makapal na pera. Eh kaya pala palagi siyang nananalo. 'Yun pala yung ginagawa niya doon sa kasamaan ko. Mm-hmm. Sabi niya, "Sayo 'yan," sabi niya, "Sayo 'yan, kunin mo na," sabi niya. Hindi, sabi ko, hindi naman sa akin 'yan. At sinesweldoan naman ako ng bangko ko. Hindi sa akin 'yan. So, mm-hmm. kung hindi ka lang Kristiyano na napakapal na sobre na talagang malulutong pa yung pera. Mm-hmm. Parang nag-withdraw siya sa bangko. At binibigay niya sa akin. Mm-hmm.
Siguro kung hindi ka lang na binibigay niya sa akin. Just to win. Yeah, just to win the bid. Yun ang ano. Pero hindi ako bumigay sa kanyang kahilingan. And gayon din sa isang insidente, kaya napa-resign ako sa banko noon. Gumagawa rin sila. Kakutsaba yung mga nasa loob na high officers na meron silang ginawa. And then napirmahan ko kasi ako isang taga-firma sa mga ano, papel. Mm-hmm. Hindi mapo kung wala yung firma ko. Mm-hmm. Pero ang ginawa lang pala nila, gumawa sila ng pera talaga. Mm-hmm. Para pag-ati-atian nila yung pera. Mm-hmm. So, hindi nasira yung integridad ko at yung hindi napahiya ang ating Panginoon. Mm-hmm. Yeah, kaya kung pipili rin tayo ng kandidato, dapat ano eh, yung hindi maraming asawa. Kasi kung yung asawa mo, kaya mong lokohin eh, paano pa yung bayan? Yeah. Diba? Isang magandang indikasyon din yung ano, kasi minsan si congressman, si mayor, 'di ba, kahit yung barangay captain, anim yung asawa, hanggang sa presidente, senador, ganun. Hmm. O, anong expect natin? Niloko nga yung asawa eh, bayan pa kaya, 'di ba? Pinagtaksilan yung asawa eh, paano pa kaya ang bayan, 'di ba? So, isang magandang factor din 'yan. Kung boboto tayo, huwag nating iboto yung mga tao na alam naman natin na madaming asawa, 'di ba? So, okay, tuloy na natin. Napasarap ang kwento natin dito kay Joseph. Oo. Sige. Si Tita Malaya. Si Sir okay, LD po. Ayan po. Verse 10. Hanggang 15. Yeah. Ito na ba? Nabasa na ba to? Nabasa na yan, Pastor. Ah, nabasa na. Sorry po. Sorry. Nabasa na ni Karen. 16 hanggang 20 po. 20 yan. Okay po. She puts Joseph's garment beside her until his master came home. Then she told him the same story. The Hebrew slave you brought to us came to make a fool out of me. A fool of me. But when I screamed for help, he left his garment beside me and ran outside. Hmm. When his master heard the story, his wife told him, "These are the things your slave did to me." He was furious and had him thrown into prison, where the king's prisoners were confined. So Joseph was there in prison. Ayan. So binaliktad na si Joseph. Nung hindi makuha ni Mrs. Potiphar yung gusto niya, binaliktad na si Joseph. Na kaya siya yung ano, may kursonada kay Mrs. Potiphar. No, kita nyo nga naman ang kasinungalingan. Para mapagtakpan lamang, ay gagawa pa ng isang kasinungalingan. Napansin nyo ba yan? Mm-hmm. Kaya nga sa husgado, ang pinakamabisa daw na depensa, magsabi ka ng totoo. Dahil pag nagsabi ka ng totoo, wala kang magagawa. Walang kabutas-butas yun. Dahil yun ang totoo eh. Ang problema mo, pag nagsinungaling ka, para maidepensa mo yung isang kasinungalingan, kailangan mo pang pagtakpan ng isa pang kasinungalingan. Diba, sinabi nila, nasaan ka nung gabi, ng alas 10 ng gabi, nung nangyari ang krimen? Nandun po ako sa garahe namin. Ako po ay kasama sa Bible study namin sa life group. Yun ang katotohanan. So, kahit anong ikot-ikutin nilang tanong, lalabas pa rin, nandito lang ako sa garahe namin. So, walang magagawa yung husgado o yung lawyer. Pero ano ba sinabi? Nandun po ako sa ano, sa may kanto ng 3rd Street at Vermont, nasa McDonald's ako.
Oh, teka, nasa kanto ba talaga ng Third Street at Bermontio McDonald's? Hindi po, banda po dun sa ano yun. Kumbaga, pabang inuusisa ka, lalabas at malalabas yung mali kasi pagtatakpan mo siya ng mali eh. Itong asawa ni Mrs. Potiphar, di ba? Alam nyo, may isang kaso rin to ng pagnanakaw dahil si Joseph ay hindi niya naman pagmamayari. So gusto niyang kunin si Joseph. Si Joseph ay pagmamayari technically ng kanyang asawa. So ninanakaw niya si Joseph kay Mr. Potiphar. O eh, di ba sabi nga ng mga kasabihan Pilipino, ang magnanakaw kapatid ng sinungaling. O di, hindi niya nanakaw, nagsisinungaling siya ngayon. Di ba? Pero anong bottom line ng gusto ni Mrs. Potiphar? Di ba envy? Naalala niyo last Sunday ata yun. O if not last Sunday, last Sunday. Define natin yung difference ng envy at saka ng jealousy. Di ba? Yung jealousy, kumbaga, sa'yo, pero parang nakaramdam ka lang ng ano, kumbaga parang na-insecure ka ng konti, pero lilipas din. Pero yung envy, hindi naman wala po kayo, Pastor. Walang sound. Hello? Hello? Hello, hello? Wala po kayo. Pastor, yeah, nandiyan na po. Meron na, meron na po. Ayan. Sorry po, sorry. Anyway. Nasaan na ako? Ayun, no? Yun ang problema ni, ano, ni Mrs. Potiphar. Envy. Envy kay, ano, kay Joseph. No? Kasi gusto niya si Joseph. Eh. Gusto niyang mapasa kanya. So, hindi niya makuha. Eh, sinungaling na lang siya. Nag-fabricate ng stories. Di ba? So, anong bago? Oh, eh, ngayon, nandito na sa kulungan si Joseph. Pero mapapansin niyo, ang sabi dito, nakulong siya saan? Sa preso kung saan nasa preso to ng mga ano tao ng hari. No? And had him thrown into prison where the king's prisoners were confined. So Joseph was there in prison. Pero ang tanong ko sa inyo, kung simpleng tao lang to, ay di ba dapat pinapatay na to ni Potiphar? Kasi ginalaw yung asawa mo eh. Di ba? Yun ang accusation ni Mrs. Potiphar. Captain of the guards ka. Simple pumatay ng tao. Eh ba't di niya pinapatay si Joseph? Kasi Joseph is favored. Joseph is protected, no? Protektado siya ng Diyos, di ba? Kasi alam ni Potiphar na malandi ang asawa niya. So, maaari. Maaari, no? Na kilala niya 'yung asawa niya, di ba? Na kumbaga, parang nahiya na lang siguro na sige na nga ano. Alam niya na kumbaga alam niya mapagkaka kasi si Joseph walang pinakita kundi kabutihan eh. Diba? Pagkatapos itong isa, kasinungalingan. Eh for sure, ako I would agree kay Shane, maaaring alam niya yung asawa niya may ginagawang hindi maganda. Kumbaga, maaaring hindi lang ito ang insidente. Diba? So sige, tingnan natin yung last part ng storya. Okay. Oh, Brother Shane, makikibasa dun sa last part ng story. Joseph in prison. Ah, naka-mute ka, Brother Shane. Ah, ako ba? Hindi kita narinig kasi paputol-putol ko. Sorry. Sorry. Okay. But the Lord was with Joseph and extended kindness to him. He granted him favor with the prison warden. The warden called the prisoners who were in prison under Joseph's authority. And he was responsible for everything that was done there. The warden did not bother with anything under Joseph's authority because the Lord was with him and the Lord made everything that he did successful. Authority pa rin siya, no? Grabe, no? Dala-dala pa rin yung favor. No?
So in-extend ng Lord yung kindness sa kanya. He granted him favor with the prison warden. Diba? Binenta siya ng kapatid niya. He granted him favor kay Potiphar. And then, pangit na yung ginawa ng mga kapatid niya. Binenta na siya. Pangit na yung ginawa ni Potiphar. Kinulong na siya. Pinagbintangan siya ng rape. Pero nandun pa rin yung favor. Hindi nawawala. Grabe. Sa mata ng warden, binigyan naman siya ng favor. And then the warden put all the prisoners who were in the prison under Joseph's... Ay, sorry ah. Yeah, Pastor. Ang pangit ng internet ko. Parang nasa ano ako ah. So, yun. Nilagay pa rin siya sa under ng authority no, ni Joseph. So, gobernador ulit si Joseph. Yun nga lang, mayor. Sa, ang tawag niya sa kulungan, mayor. Mayor siya sa kulungan. Yeah. No, at responsable siya sa lahat ng bagay. At meron dito maganda sa verse 23, the warden did not bother with anything under Joseph's authority. Noong panahon niya sa tatay niya, sitting pretty lang si ano, si Israel. Kasi pag nandiyan si Joseph, alam niya organized. Noong panahon niya sa kay Potiphar, sitting pretty si Potiphar kasi pag nandiyan si Joseph, alam niya everything will work fine. Nung napunta si Joseph kay Warden, alam niya everything will work fine kay Joseph. So wala siyang dapat intindihin. Basta ibigay mo kay Joseph yung bola, si Joseph ang bahala. Kumbaga parang LeBron James tong si Joseph eh, no? Sabi dito, because why? The Lord was with him and the Lord made everything that he did successful. Kung anong hawakan, parang meron tong Midas touch. Lahat nagto-turn sa gold. Yun yung tinatawag na favor. No? Kasi inaalihan ka ng Espiritu ng Diyos. Diba? Hindi ka inaalihan ng masamang Espiritu. Inaalihan ka ng Espiritu ng Diyos. No? Take away. Who wants to start? Naku, ang daming take away dito kay Joseph na to. Who wants to start with the take away? Okay, take away na po. Sino yung gustong manguna? Okay, Brother Aldrin. Takeaway po is temptation is not a sin but how you react to temptation yun po possible na maging sin. So, pag dumating na po yung temptation, just run away. Okay, yeah. Good. That is the quick way to avoid temptation. Run. Thank you, parang, Brother Aldrin. Parang ano rin, Aldrin, di ba? Parang basketball. Di ba? Nandun kayo lahat sa baba. Nakuha mo yung bola, may nakaangat na isa, di ba? Babato mo, fast break agad. Wala nang isip-isip. Kasi pag ginintay mo pa yung iba, hahabulin pa kayo eh. Break away ka agad, run away. Di ba? So ganun, takbo agad sa mula sa kasalanan para makaiwas. Go ahead, Pastor Bert. Sino next? Sino yung mga takeaway po? Takeaway na tayo. Abalot. What, ano yung pong mga ano natin? Sa kwento ni Josue or ni Joseph. There are a lot of takeaways na nakita natin. Temptation, ano pa, integrity, favor, blessing, overseer, good steward, ano po? Ako, ano Pastor, okay, Brother Shane. Sabi, mapigilan na daw yung bagyo, hindi lang yung pangkatawan. Mapigilan na yung bagyo. Wag lang yung katahuan o katawan? Init ng katawan. Para mapigilan yeah. Ng bagyo, tumakbo. Yeah. So anyway, ano lang yung have a strong faith because no matter what, just abide with God. Because even where you're gonna be in, God will always give you blessings. That even Joseph is in the prison or where. Okay, he still, yeah. He has given authority. So just abide with the Lord and, you know, hold to the Lord and the Lord is always going to be there for you. Amen, yeah. Mm-hmm. Yeah. So wherever you are, the Lord will bless you, no? And we will see, no? The Lord maybe is teaching lesson for Joseph even though he's in prison. And yet the hands of God is there.
And we will see something beautiful out of this, no? Kahit na siya ay nakulong, no? Mm-hmm. Okay. Okay, sino pa po? Thank you, Brother Shane. Sister Amy, meron po kayo? Yes po. Ano po yung pabalot nyo? Ang pabalot ko po yung magandang galing ni Joseph na respect sa kanyang superior, sa kanyang master. Mm-hmm. Yeah. Na pwede niyang gawin yon sa asawa. Mm-hmm. Hindi naman malalaman kasi wala naman doon, pero yeah, doon yung respeto niya sa kanyang master. Hindi nilapastangan. Yeah. Yeah. Hindi niya dinumihan. Hindi niya dinungisan. Yeah. Dinahiran. No? Dinahiran ng dungis. Yeah. Dungis. Yeah. Ang tangal ng kanyang boss. He did not disrespect no the one who put him there. No? In short, wag mang loko. Yeah. Mm-hmm. Malaki ang respeto niya. Tsaka hindi siya bengador, ano? Hindi siya yung tipong masakit yung ginawa ng mga kapatid niya, binenta siya, pero hindi siya yung tipong manda kayo, di ba? Hindi siya ganun eh. Tapos, masakit yung ginawa ni Mrs. Potiphar at ni Potiphar, pinakulong siya eh. Hindi siya yung tipong manda kayo. Hindi eh. He just keep on going and going and going. Kumbaga, okay, move on. And then, maging maayos sa buhay. Piliting maging maayos ang buhay kahit na life is giving you lemons, di ba? Gumawa siya ng lemonade, di ba? Kumbaga, gawa lang siya ng gawa ng mabuti at pinapaboran siya ng Diyos. Amen, yeah. Okay, sino pa po? Thank you, Sister Amy. Okay po. Ganda yan, huwag tungisan. Yeah. Sister Darren, meron gusto sabihin, Sister Darren, ayan na. Sige po. Kayo na, Sister Darren. Kawin ko po ng ask chat. It's crucial that we have a strong foundation of faith in Jesus so we can resist in any kind of evil temptation. Amen. Yeah. Okay. Napakahalaga po yun. Yung sabi ni Sir Darren na dapat talaga ay maging malalim tayo. Relasyon natin sa Panginoon. No? Siguro magbabad sa salita ng Panginoon. Manalangin. Ano pa, yung 4 P's, no? Mm. Yeah, mahalaga yun. Upang tayo ay anumang oras na dumating ang temptasyon, we know that temptation is always there lurking around, no? Mm-hmm. And looking whom may pay the bar. Kaya maganda po yan na palagi tayong matibay, amen, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay, thank you, Sister Darren. Sino pa po? Yung mga hindi pa... Okay, marami pa po yung pabalot. Take away. Ako, Pastor. Sister Pepot, okay. Sa Wailing Wall ng Israel. Ang ginawa ni Mrs. Potiphar kay Joseph, na nagsinungaling siya para lang pakulong si Joseph. Sa totoo, sa buhay po natin, pag may nagsusumbong sa atin, we should try to hear both sides, hindi one-sided lang. Mm-hmm. Yeah, totoo yan. Okay, yeah. Mm. Okay, maganda yan, magandang perspective yan. Okay. Kasi si Potiphar, naniwala agad eh. Yeah. Sabi nga ni Shane, alam niya naman yung asawa niya, kilala niya naman yun. Pero pinanigam pa rin, di ba? Isang side lang yung pinakinggan. Di ba? Importante, two sides ang pakikinggan mo. Yan. Thank you, Mr. Pepot. Okay. From the Wailing Wall, punta tayo saan? Sa ating profesor. Profesor, ano po yung takeout nyo? In whatever situation we are in, it is always best to be connected to God, mm-hmm, and to trust Him, and He will do the best for us. Yeah. Okay. Salamat. He will give us wisdom, and we will know when temptation comes and have His strength to go against it. Amen.
Okay. Amen. Thank God. Huwag lumayo sa ating Panginoon. Eh? Palagi tayong dapat nakatabi o kasama ang Panginoon kahit saan man tayo pumunta. No? Kahit na nasa saan ka man ng sulok ng madilim, may iniisip mo, walang makakita sa'yo. Huwag mong isipin yon. Ang isipin mo, kasama mo pa rin ng Panginoon kahit na nasaan ka. Okay, thank you po, Professor. And as well, continue to trust in the Lord, sabi nga ni Tita, and the Lord's blessing will always go after you or before you. Amen. Thank you po. Sino pa po? Sino pa yung hindi nakapagbigay ng pabalot? Sister, sino yan? Yan nagsasalita. Sige na po. Sister Len? Sister Jasmine? Apo. Okay, Sister Jasmine. Ano po, kahit negative yung mga nangyayari sa atin, basta may faith tayo kay God, bibigyan niya tayo ng bigger blessing po. Katulad nung nangyari kay Joseph na kinulong siya, pero hindi siya nagalit, hindi siya nag-ano, basta naging faithful lang siya kay God po. Kaya lagi siyang ginagawa ni God po. Amen. Okay. Kahit na hindi totoo yung mga accusations sa iyo, no? Or kahit na, oh yeah, tama, kahit na hindi totoo yung mga accusation, he did not fight back, no? Parang ating Panginoong Jesucristo, no? Lahat ng mga accusations sa kanya ay puro mga false at hindi totoo, no? And he did not even open his mouth to defend himself. And yet, sabi nga, it's like a sheep going into his slaughter. So maganda pong attitude yun na nakita natin kay Joseph, no? Yung the character of Joseph is like the character of our Lord Jesus Christ. Na still makikita natin yung kahinaunan, hindi siya he did not defend himself, no? Wala tayong mababasa dito na nag-explain siya kay Mr. Potiphar. Basta kung ano yung parusa o naman yun, tinanggap niya, no? Okay, salamat Sister Jasmine for that takeaway or pabalot. Amen. Okay, sino pa ang hindi nakapagbigay? Pastor Bong, nakapagbigay na po ba kayo? Hindi pa. Hindi pa, Pastor. Okay. Yung sa akin, Pastor, ano, so Joseph lived a dignified life, ano. Sa tingin ko yung reason behind is nandoon yung fear niya sa Diyos. So ika nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mm-hmm. Same time, ayun yung kwan, lalayo sa atin na mag-flee sa temptation. Yeah. So, kailangan takot tayo sa Diyos. The fear of the Lord, amen. The beginning of wisdom. And he gave wisdom to Joseph. At ang wisdom na yun is to not to fight the temptation, but to run. run away. Yeah. Yeah, simpleng wisdom lang 'yun, ano, pero minsan kinukomplika natin yung ano yung solusyon, 'di ba? Oh, kaya ko ito, yung kagaya na sabi ni Pastor oh, kaya natin 'to. We can win them for Christ. Pumunta sila sa bar, no? Later on, bandang huli sila na yung ano, sila na yung bouncer. Kasama na sila. Kasama na sila. Customer na. So yung pinakamadaling ano doon, a simple wisdom na bibigyan tayo ng Panginoon yun nga yung ginawa ni Joseph, ano, he just ran to the Lord, no, siya humingi ng tulong sa Panginoon at siya niligtas ng Panginoon. Okay, thank you po, Pastor Bong. The beginning of wisdom is to fear the Lord. Amen. Okay, wala na po ba, Sister Mini, meron po kayong ano pabalot? Trust God's plan and His process. Okay, trust God's plan and His process. Yeah. And His process. Yeah. Yeah. Okay na. Okay, yeah. Basta alam natin yung kalooban ng Panginoon, yung plano niya sa buhay natin, and in His will, no? We cannot question once we are in the Lord. Alam natin na
Kahit na hindi natin nakikita maganda yung mga nangyayari sa atin, but at the end, it will turn out beautiful, yung purpose ng Panginoon sa atin. Amen. Thank you po dyan sa pabalot na yan. Sino pa? Oh, malaya. Sister Lenlen. Sister Lenlen. Malaya, dito ka na. Oh, Pastor, ang napansin ko lang kasi kay Joseph, hindi siya gumagante. Meron siyang pagkakataong gumante sa kapatid niya. Kasi nagkakaroon siya ng chance eh. May chance siyang gumante dahil nakaano siya. Diba? Hindi rin siya gumante yung kay Potiphar. Despite na pinakulong siya, na alam ni Potiphar na wala siyang kasalanan. Yeah. Pero hindi siya gumante, hindi siya lumaban, hinayaan niya lang. And he kept on moving na mabuhay ng tahimik at saka kung ano yung magagawa niya. Which is, doon siya pinapagpala, doon siya binibless ni Lord kasi it is a proof na ang laki ng trust niya kay Lord. Tapos focus siya sa ginagawa niya, not to mag-create ng negative, but rather mabuhay siya ng tahimik. Amen. At saka ng tama. Okay, yeah. Thank you. He was not distracted by the negative things, no? Even yung sa atin din kasi ganun din dapat, pero minsan kailangan kang gumante para sa atin ganun din, pero minsan hindi mo maiiwasan, hindi ka gagate kasi hindi ka titigilan. So pag napansin mo 'yon, kasi sa panahon natin ngayon, mabilis lang ang ikot eh. So minsan kailangan ikaw na rin ang dapat magsabi na 'yung mali ginagawa mo sa akin. Hindi siguro pagganti 'yon, kumbaga. Hindi ganti. You're defending yourself. Para hindi ka masaktan, para ano, kasi hindi naman masama i-depensa yung sarili mo na you're being accused or you're being attacked, you can defend yourself. Pero itong si Joseph napaka busilak ng puso eh, kasi tama si Tita Len din, may karapatan na siyang kumbaga magalit at teka lang muna, 'di ba? Magwala na, pero wala, hindi niya ginawa. Hinayaan niya lang, sige, kulong niyo ako. Ganun talaga eh. Move on tayo. Tingnan na lang natin kung sino ang pagdating sa dulo. Alam niyo ah, tandaan niyo 'tong mga sitwasyon na 'to ah. Kinulong siya, naging slave siya. Una, yung bumili sa kanya. Pangalawa, si Potiphar. Pangatlo, si Mrs. Potiphar. Pang-apat, si Warden. Pang-lima, yung mga kasamahan niya sa prison. Lahat to, someday, nasa ilalim niya lahat yan. Dahil siya ang governor. Imagine mo, ano yung mukhang iaharap mo ngayon na siya yung governor? Tapos ikaw si Mrs. Potiphar. Yun ang gusto kong makita ang senaryo. Joseph, governor ka na. Wala siyang mapipintas sa kanya, Pastor. I know. Yeah. Okay. Thank you po sa takeaway niyo. Tita Malaya, may takeaway? Sa atin po bilang, katulad din po ni Joseph, kahit na anuman po yung nangyari sa kanya, yung may andami pong nangyari sa kanya sa parang lows and highs siya ng buhay niya, pero ginabayan pa rin po siya ng Panginoon. Hindi po siya umiwalay, nagtiwala pa rin siya. Ganon din po naman sa atin, di ba? Meron pong panahon na tayo'y nangihina, meron pong panahon na tayo'y nawawala yung focus natin. Pero pag nag-yield po tayo sa Panginoon and we really trust Him, the Lord will really guide us. Mm-hmm. Ganon po yung nakita ko kay nag-guide po talaga siya ng Panginoon kahit na anong nangyari sa buhay niya. Nakita pa rin natin yung favor ng Panginoon sa kanya. Okay. Yeah. Pinagpala pa rin. Thank you, Malaya, for that takeaway. Even though in high and low, sabi high niya, don't give up. Yes. The Lord's still there. He will never abandon us nor forsake us. Salamat po sa takeaway na yan. Sa lahat po ng takeaway, sa Sabado, maraming takeaway sigurado niyan. Mapabalot. Kaya huwag kayong mawala. Okay.
Salamat po sa inyo lahat at we value all your ano your contribution. Alam ko we encourage and each other and we strengthen each other and the wisdom that the Lord and gifted us ito rin ay nakakatulong sa bawat isa, no? Collection of wisdom and makes us really strong as body of Christ. Amen. Ako takeaway ko pastor ano eh WWJD. What would Joseph do? No? Ah, he ran. Yeah. He ran. Takbo. Yeah. Ano naman patumpik-tumpik, takbo. Yeah. Isip-isip. Okay. Sir Darren, pangunahan mo na kami sa closing prayer. Yeah. Let's all pray. Dear God, thank you so much, Lord, for this time, Lord, na you've gathered us, Lord, to hear your word. Thank you, Lord God, for the story of Joseph, Lord, na despite, Panginoon, na anong nangyari sa kanya, anong mga bagay na dumating sa kanyang buhay, still, Lord, you are with him. Salamat po kayo, Panginoon, for the lesson, Lord God, that you want to impart to us, O God, na hindi po kami, dapat, Panginoon, na anumang mga bagay, Panginoon, na makapagbigay sa amin, Panginoon, ng kasalanan, Lord God, like sa temptation, Lord, dapat po, Panginoon, it's biblical, Lord, na kami po ay kami po ay tatakbo na, Panginoon, wag na po kaming justify pa, Lord, na ano po nga mong sasabihin, Lord, salamat na ikaw, Lord, ang nagsabi sa amin na tumakbo na po kami, Panginoon. Lord, salamat po sa mga buhay ng bawat isa dito, Lord, na binigay po yung time na kung saan, Lord, na makapag hear your word. And it's one way, Lord God, na maging ang aming Lord na palataya sa iyo, Panginoon, ay maging tumibay po. And thank you, Lord God, for this night. Naway ikaw po, Panginoon, ang maggumabay sa amin, sa aming pagtulog, protection ng po kami, Panginoon. Lord, this all we pray in Jesus' mighty name. Amen. 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 Naalala ko lang yung kanta ni ano, Eva Eugenia ba yun? O tukso, layuan mo ako. Naalala ko. Malamang hindi alam nila Aldrin. Okay. Picture taking, class picture. Pakibuksan na. Ayan. Buksan na ang ating mga ano yan, mga bintana. mga bintana. At tayo magka-class picture. Okay. 1, 2, 3 and smile. There you go. At sabay, sapa. Okay, 1, 2, 3 and smile. There you go. Yeah. All right. Sana marami tayong natutunan sa gabi na to at i-apply natin sa araw-araw nating buhay. Magkita-kita tayo bukas. Kung libre kayo, magkakaroon ng simpleng goodwill fight bukas sa harapan ng opisina. At ihandaan nyo ang inyong mga kamay. Hugasan nyo na dahil tayo magkakamay. Ay, nako. Hindi na nga ako kakain. So, see you tomorrow. God bless you. Pastor, si Pastor Rabe, nakabakasyon nata. Gusto mong kunin yung basketball? Yeah, walang problema, Pastor. Salamat, Pastor. Kasi baka malate ako yung motor ko, pipick upin ko sa talyer. Yeah. Susunod ako. Sige, see you guys. God bless you. Bye-bye. Happy weekend. Bye. Okay. Thank you. Thank you. See you Sunday, Shane. Okay, see you.